maraming memorabilia, maraming awards, maraming gamit na hindi nakasya kay sa bahay niya, ati Guy. Hindi ilagay sa restaurant, yung parang Hard Rock Cafe. And yun na, biglang sabi ko, yun, superstar yung pangalan ng restaurant. And doon ilagay lahat ng memorabilia. So, yung mga fans, yung mga diehard fans ng ati Guy, which ako isa ko doon, at least we get the experience naman lang na once in a lifetime, magkaroon ng chance na makita si ati Guy in person doon sa restaurant na yun, and makita yung mga pinaghirapan ni ati Guy. So, oo lang niya, ang iniintay ko. Sana umuo, but it's for her. So business side, dihati kami. Right. Diba? So at least, may masasabi ng negosyo si ati Guy. Naisip ko yon dahil kung dito sa anak ng Macho Dancer, nag-offer ako ng hati sa mga artistang lalaki, ito, naisip kong ibigay kay ati Guy. Nasabi mo na sa kanya? Oo, nasabi ko. Anong negosyo ibigay mo kay ati Guy? Restaurant. Pangalan ng restaurant, superstar. Gano'n ang reaction niya? Natuwa. And siguro ano, to cease to believe. Just waiting for that. What do you mean, kailan start? Nung restaurant? We'll look for a place. Of course, Quezon City lang. Pero ang plano ko, dalawa. Isa sa akin, isa sa kanya. Hindi, meron ka pa rin kay Charles. Pero pareho. Pareho, oo. Para yung kita, sa kanya yung kita ng Quezon City, akin yung kita ng isang lugar. Parang gano'n. I think wala nang franchise yun. It has to be yun lang para dadayuhin talaga ng mga balikbayan at mga tao. So, pero after the pandemic pang ano yan, ang hindi naman. Kasi lang. Ngayon, kahit pandemic, okay ng restaurants eh. Nagpipick up na siya. So, I'll take this opportunity na may mga nagsasarang restaurant. So, we'll take a look at the place. Actually, may nakita na kami dito. Oh. So, yun. Kasi bagay talaga siya Quezon City para lahat ng... Kailan mo siya papapreskon? Ha? Kailan mo siya papapreskon? Kanina nag-story ko na. Then, after that. Kanina, wala ka kanina. Oh, kailan? Kanina. Anong klaseng restaurant po? Ano, fine dining Filipino restaurant. Of course, Filipino siya. So, pero ano, gusto ko, ano, class. Fine dining. Authentic. Ang pangalan niya, yun pa rin, superstar. Saan banda? Quezon City. Fine dining, medyo mahal. Yung fans naman ni ate kayo may pera. Kaya naman nila. Hindi naman ganun kamahal. I wanted fine dining, pero yun, very affordable. Pero yung may experience nila, first class. So, yung chance na lang doon is yung kuna doon si Ate Guy, at least they get to see her. Kung wala, di makikita nila yung memorabilia ni Ate Guy. Diba? Maganda, magandang idea. Ano lang po ang reaction mo lang po? Kasi yung malapit po natin kay Tingin si Robby Tarosa po. Nag-post po siya sa Facebook kung ano po yun na huwag siyang idamay sa promo ng mga ginagawa niyo. Well, wala namang nadadamay. I think hindi na, ikaw nga lang nag-mention. Pero sa amin wala. We never mention okay anything. I guess we're okay. Yeah. Hindi lang kami nagkikita pa matagal na. Hindi lang kami nakakausap. Pero hindi kayo nagka-relasyon ni Robby Tarosa. Alam mo nang tagal na niya. Okay. Bakit may issue ba sa inyo ngayon? Wala naman. Nagulat ako. May post ko siya ng siya. Baka hindi para sa akin yun. Baka naman. Baka para sa'yo. Kayo na negative lang kayong tao. Kaya ganyan. Parang doon sa mga post mo, may parang mag-aaway ka. Ah, wala. Sa negosyo ko yun. At saka pag nagpo-post ako, it goes for like 4-5 people naman. Ah. Minsan, depende. Pag tinopa, ganun lang. Pero, but you know what, sometimes, pero kanina, binura ko na lahat. Kasi it's part of negativity. I get to realize na hindi dapat, pangit. So, don't use social media just to, you know, hurt someone. Pero, ang problema doon, ang okay naman, wala namang name. So, pag may tinablan, okay, akaso hindi ko maalam na iniisip niya siya pala yun, parang gano'n. Wala namang gano'n. Alam ko nga, si Jobber siya kal dito eh. Ah, hindi. Kasi, siya yung target niyo for Contrabida. Anong release mo this year pa rin? This year, oo. Oh. Mag-start kami sa ano? Hindi naman. Hindi, mag-start kami ng shooting sa Feb 1. Okay. Yan. Tapos the restaurant, this year pa rin. I hope. Kasi, Lock-in shooting. Yung restaurant naman, ano eh. Maganda naman yung negosyo ng restaurant ngayon kasi nakita ko yung mga tao lumalabas na talaga to eat. Just to ano, comply with the protocol ng social distancing. Parang ito, parang isang table good for 8 people, ginawang 4. Ganun lang talaga. Sir Joe, ay kanina na-mention yung next door at saka Saron and Maricel. Yeah. Oh, it's a dream. It's a suntok sa buwan na dream. But
Libre naman ng araw. Maricel and Ate Mega. Sa Japan, sabi mo, kasama sila? No, si Ate Mega, nadala ko na sa Japan. Ah, sa Kasino. Hindi, si Ate Mega lang. I get to produce Ate Mega sa Japan. Ng five shows before. 2001 yata, I think. So, yun, it's just a dream. And, malay mo, libre naman mangarap. Kung mapagbigyan, why not? Diba? Hindi lang naman para sa akin yung kasiyahan na yun, kundi I think para sa lahat ng Diamond Stars fans at ng Mega Star. Diba? Yun. Ano yung pelikula dyan? Oo. Oh, kanina nag-isip kami, parang pwedeng siguro pareho silang OFW na best of friends, tapos nagkaroon ng problema, and then the end sila din pala yung magiging, kakailangan hindi pala nila isa't isa para may mas same. So, pag pinag-iisipan nyo na ng story, parang nasa pipeline na talaga. Ang hirap mag-isip ng story for them. But kanina, nagulat ako, pwede yung gano'n, ano, mag-best friend sila, then sa best friend, nagkakaroon ng problema, then all of a sudden, ma-realize silang dalawa na kailangan nila isa't isa to help each other's problem. So, I think may gano'n. Ang hirap hanapan ng story, kasi pareho sila mabigat na artista. But kung titingnan mo, may makukuha tayong art na storya. Kasi maraming storya naman ng tao. Hindi lang natin yung nakikita pa. Pero sa present situation po ngayon, mahirap mag-shoot sa ibang bansa. Mahirap. Kaya nga, suntok sa buwan siya kung kailan yun. Or pwedeng hindi OFW, pwedeng hindi talaga OFW. Pwede talagang, you know, they grew up together as best friends or what. I don't know, it's just me lang thinking. Gaed, ano ang expectation mo dito sa ano, sa anak ng Madrigal? Alam nyo, walang halong etos. Malakas yung benta niya. Pero mas marami yung complain na ang sinasabi niya. Complain hindi sa price. Ang complain is pag kasi may step by step sa pagrehistro sa KTX. Oh, sa KTX. So, ako din eh. Imagine ako yung producer ng gano'n, hindi pa ako nakakabili. Kasi nga, nag-try ako. Bumalik ako dun sa step one. Nainis na ako. But, ha? Ang pinakamadali is that pumayag ang PTX na akapin ako ng, imagine nagulat ako na naisip ko yung Ticket World at Ticketnet kasi madali doon. Imagine kung wala kang cash, kung wala kang credit card or ayaw mo doon sa gadget, punta ka doon sa ano nila, sa Ticketnet Araneta nila, pay $6.90 and you get the link. So okay na rin. May demographics ka na ng mga bumibili kumbaga sa ibang bansa? Mas marami yung ibang bansa. Maybe because the 690 price is para sa kanila wala. Kasi when you convert it into dollars, it's just $14 eh. So sa Pilipino, well, marami naman ba din na may mayaman talaga eh. Actually, dun sa price, walang nag-complain. Meron lang isa na parang how he wish kasi isang week na raw na bigas nila yon. Siyempre, pero intindihin natin, maganda naman talaga yung pelikula. Hindi nyo iisipin yung $6.90 doon sa ganda ng pelikula talaga. Yung, totoo, walang etos. Yung mga naghihintay sa piracy na lang, pirated version. Anong message mo? Mahirap ang buhay, pero mas mahirap ang gumawa ng mali. Alam niyo nang mali, gagawin niyo pa. Diba? Come on. Nakapasa ba ito sa MTRCB? Hindi, there's no excuse or hindi rason na maliit lang naman itong kasalanan gagawin ito. Magpapirate ako. Wala akong maliit o malaking kasalanan. Kasalanan is kasalanan. So might as well, kung hindi nyo kaya pa, dahil syempre, malaking amount din yung $6.90, dating naman yung time na maipapalabas din naman namin ito sa Netflix or sa Gaga Ulala. Depende kung sino yung makakadeal namin. Pero may measures kayong gagawin sakaling may mga trace kayong nagpa-pirate. Oh yeah! Kasi may fingerprinting yung sa KTX. So, ano na rin, reminder na rin nandun sa mga magpa-pirate, medyo hindi rin maganda na mapahiya kayo. Kasi mapapahiya kayo dahil matrace kayo eh. Matitrace kung sino yung nag-pirate. Wala pa kasi nasasampulan eh. Ang dami nang kaya nga, baka dito pwedeng masampulan. Teka muna, hindi ba kayo nagdaan sa MTRCB? Walang MTRCB sa online. Online. Kung nagbigay ng presyo ng 690. Ako kasi because of the gay club 690. Oh, yun na nga. Naisip ko nga yun eh. Doon ako kumukuha dati ng mga... Yun yung dahilan. So, walang... Tsaka rin, kinumpit din naman namin sa dami ng boys, sa ganda ng pelikula, sa galing ng direktor, isang magandang proyekto, hindi ka naman manghihinayang sa 690. Napanood mo na yung finished product talaga? Oh yeah, the other two nights ago, napanood ko. Kumusta? With the music, with the color grading, sulit sa panoorin. Mabilis yung ganap, hindi ka maboboard.
parang one after another talagang oh yung twist ng story nakakagulat. Kumusta yung tickets? Okay siya, malakas, pero mas malakas yung kung sakali na mapagbigyan lahat ng complaint na hindi makapasok, yung iba walang credit card. But you know, this is part of the new normal. We really get to adapt. But otherwise, kapag hindi tayo nag-experiment, hindi tayo mag-move on, stuck ka lang. Yun. Kailan ito kontrabida mag-start ang shoot? February 1, mag-start ang shooting. Or January 31 yata. Bakit po January na isu-showing, eh magbubukas na pang sinihan sa March? Talaga? Oo. Uwe? Oo, bubukas na. Uwe? Amin nyo po. Uwe? Ako na alaw. Ako na alaw. Ano eh, may pelikulang Viva sa cinema nila ipapalap. Yung alin? Viva. Ah, yung porn star. Oo, at saka yung isa pa nilang film. Okay, may ibang part ng Philippines na MGCQ na open ng mga sinehan, like in Tarlac, pero nag-close siya, weekend lang binubuksan. Why? Walang nanonood. Tapos merong movie na pinalabas na sobrang alam nating malakas, English movie ah, wala talaga naman yung sinehan. Why? They're scared, kulob eh. They're really scared. So I think, nakakagulat na despite of the fact na pwede na, yung tao ayaw. Ang nakakatakot ito is mukhang nakakasanayan ng tao na hindi pala natin kailangan ng sinihan, pwede pala tayong manood ng... That's why we have to really adapt the new normal. So, ito yung way ko na kung palarin by March at maging okay, pero if I were you, ang advantage nito sa January 30, you can get to watch the film unedited and uncut. Kasi sa sinihan, siguradong cut. Ito, isang tanong lang. Sa palagay mo dito sa Macho Dancer, maaaros ang male curiosity, ang female curiosity namin? Yung lalaki baka maging bakla. Sa sobrang ganda nung... Alam mo yung ginawa, yung pinakita ng mga boys dito, lalo na si Ricky at si Sean, yung twosome, yung threesome. At sa yung Jay Manalo, yung ungol ni Jay Manalo. Kahit kayong mga babae, maa-arouse kayo. Eto tomboy. Oo. Baka yung babae, yung tomboy maging lalaki. Ay, yung tomboy maging babae ng tunay. Wow! Judge mo sa yung acting nila, paano mo i-rate yung lima? Ay, Sean muna. Sean, walang duda because he's been in the business for quite some time. Pero ang revelation, si Ricky, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, siya ang revelation. Why? No acting experiences. Pero yung mata niya, yun ang, kahit si Direk Joel, napansin din talaga na hindi mo iindahin yung pag-uubad. Hindi mo iindahin. Although, yun nga, yung pag-uubad niya, talagang agaw pansin din kasi may pinagmamalaki naman talaga. But yung acting niya, swabing-swabe, eksaktong oswak na swak dun sa character. So, I think he's the next star to watch out for, aside from Shine. Lahat ba sila nagpakita dito ng kanilang kargada? Si Charles naman, frontal? Nung nandun siya sa eksena, na lahat ng boys na kahilera, mapapansin mo siya. Bakit? Yung cuties eh. Ah! Parang iisipin mo sana, wag na lang siya maghubad. Pero nagubad siya eh. So, mapapansin siya dahil sa ganda ng cuties niya at mukha niya. Guwapo. Siya yung mati niya idol talaga. Siya yung talagang next mati niya idol. Charles Nathan, no? So, yan. Yung tatlong yan, abangan nyo. Miko is already an actor. I think he's more of a character actor. So, I think hindi mawawala ng trabaho si Miko. Same with Ma. But the stars to watch out for, that's Sean, Ricky, and Charles. Yan ang laban na taon nito. Ano po ba yung isyong pinag-aagawang kayo? Naku, nangyan. Ano yun eh? Totoong, hi Morley. Totoong nagkapikuna naman kasi si Ricky, more of concern niya dun sa boyfriend ko. Parang respeto as a producer. Naintindihan ko naman. Si Miko naman, because he's a special person. Tactless siya, pero may puso yan. Alam ni Jerry Olea. Miko is such a kid na gusto mong maging lifetime na kaibigan. Yun. Pero nagkaroon lang ng ganung differences. Pero walang inggitan in terms of nakakuha si Miko ng House and That, tapos si Ricky ganito. Wala namang ganun. Pero naayos din kasi nung pinagsabihan ko sila, parang yung tanga. Bakit ba yung bantawag? Oo nga, hindi ba nagagalit si boyfriend? Okay, si Miko, babe. Si Charles Tall. Si Mac Bok. Si Ricky Pops. Si Sean, Mr. P. May kanya-kanyang tawag na they created it on their own. Katulong mo, tawag yata sa'yo, dalaga. Oo nga. Hindi po nagsiselos yung boyfriend. Pulis mo. Pulis mo, hindi nagsiselos. Miko, hindi siya nagsiselos. Andiyan siya. Ay, asan niya? Asan? Uy, punang ko kayo, akin na. Andiyan siya. Asan niya? Alapitin mo.
Andiyan siya, andiyan siya. Pag makikita ko, ito ko yung gwapong ano. Gwapong ano? Gwapong matangkad. Parang ano, hanapin ko. Laki katawan. Hindi siya nagsiselos kasi confident siya sa kung anong meron kami. Baka sa araw, pare din nila kasi sobrang. Ha? Grabe naman. Yan yung, honestly, grabe yan yung sinasabi nung karamihan. And then, ano, fight sila, mga friends ko, oh, ingat, ingat, may barel, may barel. Ano daw yung sinasabi na passion, crime of passion? Parang ganun daw. Crime of passion. I even asked him, sabi ko, will there be a time na dahil sa selos mo, mababaril mo ko? Nagbibiru siya, kinakasa niya yung, ano, di ba? Pero yung ginawa niya sa aking surprise kagabi, oh wow. Kakaiba yun. Nakakahaba ba na naiyak ako kasi walang gumawa sa akin. Anong ginawa niya? Oo, oh, tears of joy. Na hindi ko akala yung mag-e-effort siya ng gano'n. Ano yun? Saan ginawa yun? Sa bahay ko. Akala ko lang sumba-sumba lang. Tapos yun, pagdating ko sa bahay, may banda, may pa-party. Yun. Siya yung may hawak ng cake? Siya yung niyakap ko sa... Nung binuksan yung likod ng kotse na yung bulaklak. Tapos yung niyakap ko. Yun, so yun. Pero ang nakakatuwa pa nito, kapartner niyang gumawa ng surprise, yung ex, si Nathan. Na nandun din naman sa bahay. Andan niya yung ex mo? Nandun. Ang masabi sa'yo. Bye-bye. Thank you so much. So yun yung nakaka-excite na part doon that pinagplanuhan nila ang dalawa. Which, wow, parang... Ibig sa alam mo, minasabi ako, maybe meron ako nagawang tama at mabuti sa buhay, sa mga buhay nila. Kaya siguro, despite of the fact na ex ko na yung isa, tapos ngayon best friend silang dalawa. Wow. Yun, kasi nakatira pa rin sa akin si ex with his family. Talaga? With his, hi, Rain. Oh, sige, with his kid, with his baby. And thank you. Tapos si police nakatira sa akin. Andiyan yung baby niya. Talaga? Diyan sa isang kwarto. Yung mga naanakan nila, nasaan? Ha? Yung mga naanakan nila, yung mga mother. Andiyan. Andiyan din. Sama rin? Sama-sama kayo. Si police may anak din? Ayun, nakamask. Oh. Ayun, yung black, naka-black. Yung mga jowa mo, yung ano. Yeah. May anak din si police? Nandiyan. Dala-dala niya. No. Naka-blue. Doon sa pintuan. Ay, naka-blue. Pag jowa ba, pag sinabi mong jowa, may section? O platonic? Ah, siyempre. Ano ba? Ano yung platonic? Wala lang. Parang sira naman yun. Jowa ka pa. Hininaw lang. Si police may family? May girlfriend siya, tsaka may 4-year-old kid. At nandun sa nakatira sa'yo? Si police. Si si girl at tsaka si, ano, may sariling bahay. Pero knowing nila. Of course, we're best of friends. Oo, di ba? Ang saya. Yeah, we're best of friends. Masabi siya. Okay, Joe, ngayong birthday, nag-birthday ka, ano yung, alam ko, late naman ako. Ano yung pinaka-wish ko? Ano yung pinaka-wish ko? Ano ang pinaka-wish ko ngayong birthday? Oh, sana kumita yung movie. Kasi first produce ko. Pangalawa, sana... Ayun, yung true and unconditional love, makuha ko sa isang totoong, sa tao. Whether it's a friend, whether it's a boyfriend, it should be unconditional. Kaya may pera ako, kaya wala ako. Kasi na-experience ko yun noon eh, yung very first ko, unconditional yun. Nagtagal kami, pero hindi kami pinalad na mas tumagal pa. But I know it's unconditional. Sa laki nung nilabas mo rito, sa tingin mo ba kikita yan, makakabawi ka? Parang imposible. So first screening namin, which is on January 30, hindi kaya. Kasi first screening pa lang eh. Eh, diba, sinihan naman, hindi lang naman first screening, diba? So, yun, tuloy-tuloy, maraming avenue. Hindi lang basta... Pero yung first screening, walang limit ang makakapanood? Slots unlimited? Ano? Hindi ah, may limit din. First screening. Kasi we first screening. Kasi yung second screening, panunorin nyo ulit. May added attraction. Kailan? After watching this first screening, yung susunod na ipopromote natin, may bonus attraction. Ano yung bonus? Mas wild. Kapag babayo na. Next movie? No! Ano? Still, anak ng macho dancer. Anong second screening na what do you mean? I mean, sa ibang iba, pagkakataon? Ibang date. Ibang date. Pero may added attraction. KTX pa rin o iba? Yun na rin, kasama na lahat at ticket one. May bonus na. So wala pang date yon kung kailan? Wala pa. May performance. May performance. Oh. And then, dire-diretso yon ang ending, Araneta Coliseo, movie premiere / concert nila. So yung ginawa nila,
on screen, gagawin nila on stage. Kailan pa yung concert na yan ni Tedder? Pag kumain ang Araneta for us this coming ano, February 14. Talaga? Ah, yun ang pa-Valentine. Ay, Valentine. So po, pasabog pa rin. Kasi hindi mo bibitawan si anak ng macho dancer. Dahil yung makikita mo sa limang boys, hindi enough. May gugustuhin ka pang makita more. More and more. More ano and kaya yun? Yun ang pasabog. Ba't mo pinayagan si ano, si Sia na maging ano ng Viva? But hindi ba ikaw nag-handle ka ng talent din? Eh? Yeah. Charles Nathan nga, di ba? No, si Charles, si Nico, si Ricky at si Mark, walang manager kasi. So ako yung naglagay sa kanila kay Meg. Si Sean, may manager naman talaga siya ever since. Si Len. Ngayon yung desisyon ng pagpunta ng Viva, I'll be very frank, hindi ko alam. Hindi nagpaalam sa'yo? Hindi ma. Nagulat ka na lang? Nagulat ka na ako. But nire-respeto ko yun kasi hindi ko saklaw eh. Hindi ko saklaw. So, malaman lang kung baga patutabi. Ang nagsabi lang yun after na, na nakuha na siya, nag-meeting na sila, and then nag-contract signing sila, and then yun. Okay naman sa akin. Wala naman akong... Parang hindi ka malang kahit konting kirot na parang kaya siya nakilala dahil sa'yo eh. Na parang sana, kumbaga, yung totoo, ano, kung nakikita yun ng ibang tao. Sa ethics kasi, kumbaga, di ba? Kaso, ang thinking ko kasi, hindi ko, sa pagkakaalam ko, ha, kasi hindi ko nga saklaw. Hindi ko talaga... Kasi same, kumbaga, respeto lang sa'yo. Ngayon, hindi nagsabi po, hindi kayo kinausap ngayon. Ngayon? Nalaman, no, nalaman ko na lang tapos na yung contract ano, signing. Walang, ha? Sabi lang ko, sabi sa inyo. Yun, sabi nga na Viva artist na siya. Parang yan eh. Viva so, artist. Dadaanan sa kanila. Ha? Lahat dadaanan sa kanila. Oo, pati nga yung promo namin ngayon, dumadaan na sa kanila. Sa Viva? Pinapaalam namin na ganito. Like yun nga, kasi may plano yata ang Viva sa kanya sa career. So, pag merong outfit na yung apat, may interview kayo, sample, tapos gusto nyo nakasando. Yung apat na boys, oo. Pero si Sean, kailangan ipaalam. Oo. Hindi yung apat na lang. Kaya nga, hirap in such a way kasi nga sana kung ako masusunod sana kahit pumirma sana sinabi sa iyo sana sinabi na magpo-promote ko kami as hayaan niyo muna kami muna mag-decide sana nga ganun pero hindi kasama dapat mo ito but yun nga siguro isang diretso medyo tinuro ka puso mo may tinuro ba mag-aayos yung totoo yung totoo ah wala man ako pakialam alam mo bakit? Bakit? Kahit bida si Sean sa pelikula na to, hindi lang naman siya binibenta ko. Isang karne? No. They're like 5 karne. Hindi naman lahat ng tao, si Sean lang ang type. Meron din siyang type si ganito. Buti na lang naging ganun yung decision ko na lima sila. But of course, ang pelikula, anak, is Sean. At nirespeto ko yun. Ngayon, kung sabihin yung tampo, wala. Boss Vic called me up yesterday and wanted to have a meeting with because of Sean siguro yun nga pero okay lang naman sa akin walang ano sa akin walang negative na tampo or kurot or what ang akin wala akong saklaw kasi si Len ang manager although tinext ko si Len kanina sabi ko huwag tayong magpadala sa susol ng iba kung ano yung feeling mo na at feeling ko kung sa akin bali wala sana ganoon na rin sa'yo pero hey. Siyempre, ano rin, pero bilip din ako minsan kasi, di ba, si Vice Ganda, ako nag-produce. ABS naman ang contract. Viva rin na kinabang. Pero magkaibigan pa rin kayo hanggang sa'yo. Yeah. Kasi nga, minsan napapabilip din ako na parang, ay may mata pala ako. May ganun pala. Kasi, sino mga produce ko? Vice, Alex Gonzaga, Alden Richards, now, Sean de Guzman. First movie ko, di ba? First concert ko si Vice. So, thankful ako. Na may ganung bless, may ganung mga kong ano, gift, di ba? At least pinagpapala ka. Pero ayaw niyo mag-manage. Si Charles lang. Charles Nathan. Si Charles lahat ng Charles. Ano, bago mag-decide yung manager niya, dumadaan sa akin. Because he will be the next Matty ni Ate. Yes. Ayan. Bernard Cloma ang nagsabi. Pag si Bernard Cloma ang nagsabi, first artist ng Godfather. Ayan, huwag ka mag-comment. Pupromote ka dito. Pero pag Bernard Cloma nagsabi, maniwala kayo. Picture nga. Ha? Picture, thank you. Thank you.